Hello mga bossing, ibabahagi ko sa inyo ngayon kung paano i-troubleshoot ang Dremel 4000 rotary tool. Mayroong kasi din video ito na pinamagatan ko ng machine, Dremel 4000 rotary tool. Check natin kung mayroong voltage itong outlet na ito. Nakita nyo na, pumalo ang needle ng multi-tester sa 230 volts. So gumagana ang outlet na ito. Isaksak natin ang plug dito sa outlet. I-on natin, talagang walang response, hindi gumagana ang Dremel na ito. So ang gagawin natin ay tanggalin natin ang kanyang mga tornilyo. Pinipit ko pala yung ano, yung lalagyan ng burst konektado sa kanyang shafting. Wala namang, hindi naman maganit, free wheeling naman. So tanggalin natin ang kanyang mga tornilyo. Pero alam ko na kung anong sira nito, kasi ito makinang ito ang siyang ginagamit ko sa pag-engrave ng granite lapida sa loob ng mahabang panahon. Estudyante pa ang mga anak ko noon, nag-engrave na ako ng lapida sa awa ng Panginoon. Ang ilan sa kanila, yung mga anak ko ay, ang isa ay CPA na, Certified Public Accountant, at ang isa ay doktor na sa awa ng Panginoon. Glory be to God. Ito pala ang takip sa lalagyan ng carbon brush. At ito naman yung kanyang carbon brush. Itataas ko ang kanyang armature. Itong binubunot ko pala ay ang fuse na nakakonekta sa isa sa mga terminals ng field coil. Gamitin natin ang multi-tester na kasit sa times 10 ohms para malaman natin kung buo ba ang fuse or putol na. Kung buo pa, papalo ang needle ng multi-tester. So itesting natin. Yeah, nakita natin walang response, no? Hindi, nag-deflect ang needle. Ibig sabihin, itong fuse na ito ay putol. Pero sa sinabi ko na kanina, alam ko na kung anong gagawin. At saka emergency ngayon, dapat papalitan ito ng ganitong fuse. Pareho ang kanyang temperature, pareho ang kanyang ampere. Pero sa ngayon, gabi na, kaya nakita nyo na siguro na nagsuot ako ng miner's flashlight kasi gabi na. So ang gagawin ko ay i-jumper. Although hindi ito advisable, ha, kasi ang purpose nga ng fuse ay para kung magka-problema man, hindi madama yung ibang parts. Pero ang nakita kasi natin ngayon, full day akong nag-engrave. Napahinga lang ako saglit para kumain. So nag-start ako ng mag-engrave alas 6 ng umaga. Ngayon ay alas 6 na rin ng hapon. Kaya uminit. Hinahabol ko kasi itong lapidang ginagawa ko dahil bukas kukunin ito sa may-ari. Siya nga pala, kumuha ako ng strand ng wire sa extension wire pang speaker. Hindi ito extension wire, pang speaker na wire na number 22. Yung manipis lang, parang gabuk lang. Dalawang piraso. Ito ang ija-jumper natin.
para magamit ko in the meantime itong Dremel model 4000. Pero bukas sa awa ng Panginoon, bibili tayo ng exact replacement nitong fuse. Naubusan lang kasi ako ngayon. Marami namang available nito sa electronic supply. So ito lang, binubuhol muna natin ang magkabilang dulo, tapos hihinangin natin para hindi matanggal. Ganito lang kasimple mga busing. Pag may trouble ang yung Dremel 4000, kalimitan fuse lang. Kasi pag matagal na, ang problema dyan ay napudpod. Ubos na yung kanyang carbon brush. Dalawa yun, magkabilaan. Isa din yun, papalitan nyo. Pero habang tumatagal, palit ka ng palit ng carbon brush. Ang bibigay naman ay yung kanyang commutator, yung copper or bronze. Copper yan. No? Sa tinatawag na wear and tear principle, talaga nasisira yun. Kaya bumili ka na ng armature. Marami sa online. So tapos ko nang nahinang yung pang jumper natin, ibalik natin itong fuse sa kanyang kinalalagyan. Ang isa dyan ay connected sa linya, ang isang terminal naman ay nakakonnect sa kanyang field coil. So ibalik natin, i-diin natin para walang sabit pag inikot natin. Ayan, freewheeling. So okay, sa tingin ko okay na ito. Balik natin ang kanyang carbon brush. Dandahan lang, no, para hindi masira. Sa kabila din. Tapos balik natin ang kanyang takip pag wala natin makitang ano problema. So balik natin ang takip. Ay naku, nakalimutan ko itong color blue. Ito yung ano, pinupost natin at hinihila para on off. Ito yung ano eh, ang dulo nito nakakonekta sa switch na maliit sa bandang dulo, yung may pihitan, yung pabilog na pihitan na may mga numbers para sa kanyang speed. Nandyan yung switch, yung tinatawag na micro switch. Yan, lagyan na natin. Balik natin ang kanyang cover. Body cover. Siyempre, balik natin ang kanyang mga tornilyo, mga screws. Ganito lang ka-simple, ano, kung magkaroon ng problema ang ating Dremel rotary tool model 4000. Sa mga subscribers ko, nagtatanong sila kung ano daw ang ginagamit ko sa pag-engrave. Sinasagot ko naman sila na Dremel 4000. Talagang maaasahan ang makinang ito. Bilib ako sa makinang ito talaga. Talagang matibay. At saka kung masira man, madali lang ayusin. Okay, balik na natin ang kanyang sabitan. Almost done.
ng bushing. Ganun lang kasimple. Okay, pinipihit natin at free, ano bang tawag niyan? Free wheeling naman. Ibang hindi maganit pag inikot natin ang kanyang shafting. Saksak natin. Okay, on. Ayan. Umikot na. At nang mag-overtime tayo ngayon sa ating, I mean sa aking ini-engrip, no, mag-overtime ako kasi bukas ng hapon kunin na itong lapida na in-engrip ko. Matapos itong ma-engrip ngayon ay pipinturahan natin ng gold at ng bukas pwede na kunin. Okay na. Okay, masubukan natin ang ating ginawang, I mean, repair. Engrave, ipagpatuloy ko ang pag-engrave. Hindi ko na pinapakita yung ano. Umpisa nito. Total, ano lang naman. Sinusubukan lang naman natin kung okay na. Okay na. Ano? So, thank you for watching. Please subscribe kung nagustuhan nyo ang ating video. Maraming salamat, lalo na itong aking mga subscribers na almost 6,000, 5,000 higit. Sabihin na lang natin 6,000. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay ng aking mga in-upload na videos. Salamat talaga.